Mga kababayan, patay ang dalawang piloto ng Philippine Navy matapos bumagsak ang sinasakyan nilang training chopper dyan sa lungsod ng Cavite kaninang umaga. Sa ngayon, patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng Philippine Navy sa naging dahilan po nitong naturang aksidente. At Ali, napatid na isa ho dyan sa mga nasawi ay veteranong piloto. May report si Mar Gabriel. Nagkapira-piraso ang R-22 trainer helicopter ng Philippine Navy matapos bumagsak sa bahaging ito ng Cavite City Public Market bandang alas 6 ng umaga kanina. Dead on the spot ang pilot in command na si Lieutenant Commander John Kyle Bores. Naisugod pa sa ospital ang kanyang trainee na si Ensign Iza Leona Takad, pero namatay din kalaunan. Imbestigahan po ito, ma'am, kung anong naging cause of crash po. So bibigyan po natin ng pagkakataon. Siyempre yung CAAP will also investigate to determine kung ito po ba ay pilot error, kung ito po ba ay because of technical problem. Ayon sa Philippine Navy, galing ang helicopter sa Sangli Airport at nagsasagawa ng training flight nang mangyari ang aksidente. Kwento naman ng ilang residente, nakita nila ang helicopter na tila may problema sa makina bago bumagsak sa likod ng palengke. Nagsasagawa na rin ng malalim na investigasyon ang Naval Safety Office ng Philippine Navy para tukuyin ang sanhi ng aksidente. It is very wise for us to just wait for the investigation report. We cannot jump to conclusions that this was caused by this or by that. Sa pagkakatanda ko, whether or not sa Navy o sa ibang asangay ng gobyerno, tuwing may insidente o aksidente, lumalabas naman kung ano ang nagiging rason ng investigation. At isa sa mga reason kung bakit ginagandak natin ang investigation is mainly to prevent the similar incidents from happening again. Ayon sa Philippine Navy, 2007 ang mabili nila ng brand new ang R-22 helicopter at regular daw itong sumasa ilalim sa preventive maintenance. May tuturing naman daw na isa sa mga veterano nilang piloto, si Lieutenant Commander Bores, habang isa na ring ganap na piloto ng fixed-wing aircraft, si Ensign Takad, at kasalukuyang nagtitraining sa rotary-wing aircraft. From flying fixed-wing aircrafts, nagta-transition na siya to flying helicopters. That's why she's starting out with flying R-22s. Later on, after she gets checked out, she will further transition into flying more capable helicopters like the AW-109 and the Anti-Submarine Warfare AW-159 Wildcats. Nagpaabot na rin ng pakikiramay ang liderato ng AFP sa pamilya ng dalawang nasawing piloto at tiniyak na matatanggap nila ang mga kaukulang benepisyo. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25TV.